Hi vlog! Boom! What's up mga kabilbil? Coach Jet Hermida here and welcome to my YouTube channel. Yan! So for today's video, magchismisan tayo mga kabilbil habang nagluluto si Coach Jet nyo ng corned beef hash with egg and pancakes. So yan po mga kabilbil. Eto na! Boom! So yan mga kabilbil, unahin po muna natin ang corned beef hash. So kailangan natin ng corned beef. Alam mo na, sponsor kung gusto mo. Garlic, onion, potato, and bell peppers. So optional naman yung bell peppers kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, diwag. So ito na, start ko na siyang hiwain. So unahin ko po muna yung onion. So ganito ako maghiwa ng onion mga kabilbil. So na naman dapat sundin ano. Kung saan po kayo komportable, ganun po ang gawin nyo. Ito po yung aking own technique na feeling ko mas mabilis akong nakakapagbalat ng sibuyas. Yan. So mga kabilbil, isa sa mga technique ni Coach Jet nyo, inuhugasan ko muna tong sibuyas. So kapag nuhugasan ko na siya, saan ako na siya hiwain. Pero yung hiwa, depende po sa inyo kung paano siya gusto. So ako parang strips lang siya. So gagawin ko pahaba lang. Yan. So, ito na po yung hiwa. Yan. After nyan, tong garlic na. So mga kabilbil, kapag naghiwa ako ng garlic or nag-process ako ng garlic, hindi ko siya pinipit-pit or binabagsakan kasi tumatalsik siya. So, doble kalat lang kasi tatalsik lang din. So, ang ginagawa ng Coach Jet nyo, yan, dinang ko lang. Put enough weight para madurog siya. Madali na siyang balatan kasi durog na siya. So yan mga bilbil, gusto ko kasi maraming garlic. I-mince ko na siya. So kailangan, as much as possible, consistent yung laki o yung paghiwa mo ng mga ingredients mo or naaayon. Pero dito po sa garlic, dapat as much as possible medyo pantay. Pero hindi ka naman nakukuha ng ruler para sukatin siya, di ba? Kailangan mo lang, tignan mo lang siya. Kasi kapag may masyadong malaki, may masyadong maliit. Yung maliit, obviously, madali siyang maluto or masunog. So kailangan evenly mince. So para sa akin, okay na to. Set aside muna natin siya. So next, yung ating potato. Maliit lang yung kinuha kong potatoes kasi maliit lang naman yung corned beef. So, pag masyadong maraming patatas, baka hindi na corned beef hash ang tawag doon. Potato hash na po kasi mas marami yung patatas kaysa sa corned beef. So, evenly lang po. Yan. So, clear po muna natin ang ating chopping board. Yan. So, once na nabalatan mo na siya, hiwain na natin. So, hiwain ko muna siya sa gitna. So, ang gusto kong hiwa rito, cubes, mga kabilbil. So, hiniwa ko muna siya sa gitna. Then, saka ko siya hihiwain ng pahaba. In this technique, pwede ko na siyang i-strips. So, pag na-strip ko na siya, pwede ko na siyang i-cubes. Yan. So, hiwain lang natin sa gitna. Pang! So, isang mabilisang diskarte. So, yan na po siya, mga kabilbil. Cubes na po siya. So, lagay ko muna siya rito. Ayan. Then, yung bell peppers natin. So, masyado siyang malaki. Kukuha lang tayo ng enough. So, depende na po sa inyo kung gaano kadami ang gusto nyo. Mahilig ako sa bell pepper. Ganito kadami yung gusto ko. Cubes ko rin siya kasi tulad ng patatas. So, strips ko muna siya. Then, saka ko siya ihiwain. Yan. So, okay na siya. Tabi ko muna. Strips ko muna. Then, saka natin siya i-cubes. Yan. So, tabi lang natin. So, yan guys. So, yan mga kabilbil. Na-prepare ko na po yung pang corned beef hash natin. Lulutuin ko na siya. Then, after nun, magluluto na ako ng pancake from scratch. Then, itlog ko.
lulutuin ko. Ito na po mga kabilbil. Ito na mga kabilbil, mag-umpisa na tayo magluto ng corned beef hash. Pag alam nyo na mainit yung mantika, doon na po kayo mag-start. Paano nyo po malalaman na mainit yung mantika? Kapag ginawa ko nyo po, napaso kayo, mainit na siya. Gusto ko munahin yung bawang. Yan. Bakit ko siya gustong unahin? Kasi gusto ko lang. Walang pakailaman. So, bago siya masunog, or dapat hindi mo siya tulungin talaga, sunod mo na yung sibuyas. So, mga kabilbil, di ba nga may patatas tayo? Medyo isasabay ko na siya para maluto rin siya ng maayos. So, kailangan lang natin siyang haluin. So ngayon, paano mo naman malalaman na luto na yung sibuyas? Sabi nga nila kapag translucent na. So kung ano yung translucent, i-google nyo na lang. So kung feeling ko okay na siya, lalagay ko rin corned beef. Sponsor! So mga kabilbil, kapag nag-season kayo ng corned beef, lagi niyong tandaan na meron na siyang lasa, kahit hindi na siya nilutuin, maalat na siya. So kapag nag-season kayo ng salt or pepper, or depende po sa inyo, unti-unti lang, hinay-hinay lang. Lalagyan ko siya ng pepper. Onting asin lang. Then ang gusto ko sa corned beef na ganito, tuyo siya. So hintayin lang natin na mag-evaporate yung liquid. So guys, kapag alam kong pwede na siya, lalagay ko na yung bell pepper. Then, syempre, haluin mo lang. Ngayon, kapag kaya mo mag-toss, edyo mag-toss ka. Eh, coach, shit, bakit ka nag-toss eh? Syempre, gusto kong mag-yabang. Kung ba, kabilbil, isa yung technique para mas mahalo mo siya ng maigi. Mas mahalo mo siya evenly. So mga kabilbil, gustong-gusto ko yung parang may tutong-tutong siya. Pero not to the extent na nasusunugin niyo, ha? Ayan. So konti na lang ito, maluluto na. Then, magpo-proceed na tayo sa pancake. So mga kabilbil, feeling ko okay na siya. Pero i-toss ko muna at haluin. So, okay na siya. Then, doon na tayo sa next na lulutuin, pancake. Ito na. Yun mga kabilbil, tapos na po yung corned beef hash natin. Sa pancake naman po tayo. So mga kabilbil, wala po akong pancake mix. Gagawin po natin siya from scratch. Ito na po yung ingredients. Wait lang. So ayan mga kabilbil, ang kailangan po natin is evap milk. Ayan, 2 eggs, salt, sugar, kahit nasa lagayan siya ng kape, all-purpose flour, and mantika. So ito na po yung proseso. So una muna, babatihin muna ni Coach Jet yung itlog niya. Ito. So bakit ko nilalagay muna dito? Kasi mga kabilbil, baka pag dinirekta mo siya, eh baka naman bugok yung itlog. So, alam niyo na hindi naman bugok yung itlog ni Coach Det. So, yun mga kabilbil, magbabati muna si Coach Det ng itlog. So, yun mga kabilbil, nabati na po ni Coach Det yung itlog niya. Dito ako magbimix sa isang pot kasi po wala akong mixing bowl. Pero mas gusto ko rito kasi mas control ko siya. Kaya ko siyang hawakan o iba't ibang sa inyo. Normally, hindi ako nagsusukat. Pero dahil sa video na to, buisit na yan, kailangan ko magsukat. So, 2 cups. So, yan. So, 2 cups yung ginamit ko. Then, after nyan, 1/2 tablespoon ng asin. Then, asukal na kape. Asukal na nakalagay sa kape, actually. So, gusto ko medyo may dating siya. 3 tablespoon yung nilagay ko. Then after nyan, medyo imimix ko lang siya. So, kita nyo kung gaano kadali. Pwede ko na siyang imix. So, after nyan, after ko na siyang mamix, lalagay ko na yung gatas. So, sa gatas, let's say 1 cup din.
Pero actually mga kabilbil, yung dami po ng milk, depende po yan kung gaano kalapot yung gusto kong ma-achieve. So titignan po muna natin. Lalagay ko na rin yung itlog ng courgette nyo. Ayan. Then after nyan, lalagyan ko siguro ng mga 3 tablespoon ng mantika. Pag nalagay ko na siya lahat, pwede ko na siyang i-mix. So ayan guys, ito na po yung pancake mix ko or pancake mixture. Pero kailangan haluin ko siya ng maigi. So kita nyo guys, naging lumpy siya. So mas gusto ko sa pancake, medyo malabnaw na malapot. So paano yun? Papakita ko. So ibig sabihin, kulang yung liquid na nilagay ko. So magdadagdag tayo ng milk. So gently pour. So huwag muna ilahat kasi nga may hinahanap tayo na consistency. Uy, tumatalsik. So masyado siyang malapot, dadagdagan ko pa siya. Ayan. Yun, medyo nakukuha ko na mga kabilbil. So ito na yung gusto kong mixture or yung consistency or yung lapot na gusto ko. Ganito lang siya dapat. Hindi siya masyadong malapot, hindi naman siya malabnaw. Ganito lang siya mga kabilbil. So kailangan mga kabilbil, dapat haluin nyo siyang maigi para mawala yung mga buo-buo. Yan, so ito na yung mixture. Yan. Parang ano ah. Parang pancake. So, magluluto na tayo. Ito na. So, ito na mga kabilbil. Gagawa na tayo ng pancake from scratch. So, mga kabilbil, gumagamit po ako ng nonstick. Ibig sabihin, hindi siya dumidikit. Then, ito na po yung aking pancake mixture from scratch. Yan. Mga kabilbil, dapat lagi nyo siyang hinahalo bago kayo magsalang kasi bumababa yung harina niya. So, lumalapot ulit siya dun sa ilalim. So, kailangan haluin nyo ulit. So, okay na. Kukuha lang ako ng tamang amount. Then, lalagay ko na siya sa gitna. Yan. So, set aside muna natin to. So, mga kabilbil, para maging successful ang iyong pancake, ang apoy, yan po ang sikreto. Dapat alam niyo po yung tamang timpla ng apoy. Hindi masyadong malakas, hindi masyadong mahina. So mga kabilbil, nagtataka kayo, Coach Jet, eh coach yung channel mo ah. Bakit puro pagkain ang pinapakita mo? Mga kabilbil, dapat niyo pong maintindihan na bago po naging, hindi naman sa pag-ano, fitness coach si Coach Jet nyo, CrossFit coach, mixed martial arts coach, ang una ko po naging profession is sa food industry. So mga kabilbil, paano mo siya malalaman na luto na yung ilalim? Ito mga kabilbil ang technique. Kapag nakikita nyo nagbababol na yung ibabaw, yan po yung sign na pwede nyo siyang baliktarin. Ngayon kapag binaliktad nyo siya, dahan-dahan lang po, sa gilid lang po muna, katulad yan. Then kapag na-release ko na siya, anoy ko na siya ng spatula, sukat ng ano, BAM! Yun, actually medyo dark siya, pero tignan natin. So hintayin lang tayo mga, let's say 30 seconds, madali naman na siyang maluto kasi luto na yung other side. So mga kabilbil, kung nagtataka kayo nga kung bakit puro pagkain ang pinapakita ni Coach Jet nyo, bago po ako naging coach, naging kusinero po tayo nung araw. Hindi naman po sa pag-ano. Pero disclaimer lang mga kabilbil, hindi po ako graduate ng culinary school. Experience lang po ang nagdala sa Coach Jet nyo. So tingin ko okay na to. Yan. So ayan na siya. Boom! So tignan nyo siya mga kabilbil. Ay, nakalimutan ako kabilbil. Nakalimutan ko yung baking powder. Kaya pala ganito yung texture niya. So ulit-ulit tayo. Tanga-tanga. So yun mga kabilbil, nakalimutan ko yung baking powder. So nilagyan ko siya. Then, yan, hinalo ko ulit. Hindi ko na siya mabawi kasi nandito na eh. Alam mo, ulitin ko ulit, diba? So okay, kuha ko na yung texture na gusto ko. Umpisa na ulit tayo. So yun nga, dahil sa nagkamali si Coach Jet nyo, tignan nyo yung texture niya. Hindi siya yung iba siya. Hindi siya fluffy. Parang masyado siyang elastic. Rubbery ba? Magoma. Ayan o. Pero, sarap siya. Parang si Coach Jet nyo. Kaya mga kabilbil,
Compare natin yung pancake na may baking powder sa wala. So ito nga yung walang baking powder. Tinikman ko na siya. So mainit na yung pan. So paano mo malalaman na mainit na yung skillet mo or yung pan mo? Kapag pinato mo yung kamay mo, napaso ka, mainit siya. So ayan na mga kabilbil. Gaya nga na sabi ko, kailangan haluin nyo. So ito na, ulitin natin yung proseso. So yan, hintayin lang natin siya. So nakita nyo, nagbabubble siya. Isa yan sa sign na malapit na siyang maluto at pwede na siyang baliktarin. Na sinabi ko na kanina kasi nga, palpak to. So yan mga kabilbil, feeling ko ready na siya kasi nagbubble na siya. So same process, simula kanina, gaya kanina. Then, baliktarin natin. Boom! Yan! So, pag pipindutin ko siya, floppy na siya mga kabilbil kasi meron na siyang baking powder. Yan. So, saglit lang to. Mga within 30 seconds or 45 seconds, pwede na siya. So, yan mga kabilbil, kung makita mo, floppy nga siya. So, silipin natin. Pag nakita mo na yung kulay, okay na, brown. Hindi black ha. Pag black, well done. Hindi, sunog na siya. Kapag nakita mo na yung texture, okay na, pwede mo siyang iangat. Yan. So mga kabilbil, kung makikita mo, ito po yung walang baking powder. Tapos, kita na siya, manipis siya. Then, rubbery siya, magoma. Hindi katulad nito na may baking powder. Floppy. Floppy. Floppy siya. So malambot. Yan, malambot siya. So, yung lasa parehas naman siya, pero yung texture ba sa habang kinakain mo, iba. So, sarap pa rin siya. Pero try natin ito mga kabilbil. Saka ayun no, tignan mo yung difference. Mas umalsa siya. Kapag kinain mo siya, ang sarap. Parang si Coach Jet mo. So yun, nagugutom na ako. So yun mga kabilbil, tapusin ko lang ito, then magpa-plating ako, then usap pa tayo ha. Wait lang. Ayan na po siya mga kabilbil. Ang corned beef hash with pancake and eggs ni Coach Jet nyo. Yan po, nakikita niyo po, dalawa po yung itlog ni Coach Jet nyo. Ayan mga kabilbil, tikman na natin siya. Yon mga kabilbil, tapos na po magluto ng breakfast si Coach Jet nyo. At tanghali na. So ito mga kabilbil, ito na po yung ating finished product. Pancakes from scratch. Corned beef hash, or sa Tagalog, ginisang corned beef, yun lang po siya, wala na po siyang iba, at sunny side up, or pritong itlog ni Coach Jet nyo. Yan mga kabilbil. So, hindi ako mahilig sa matamis pagdating sa pancake. Gusto ko lang siya, ito lang. Doon, masaya na ako. Tapos ito, naisipan ko lang, para lang sa inyo. Ako lang siya. Yung sweetness nung bell pepper, lasang lasa. Tapos syempre, itog ni Coach Jet nyo. So, tara guys, kain tayo. Sino? Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, alam mo na yung gagawin. Hit share, like, subscribe. Mag-comment ka sa baba, ipagkalat mo sa kapitbahay mo. Alam mo na yung gagawin mga kabilbil ha. So, watch out for my next videos about fitness, martial arts, food, cooking, tutorials, lifestyle, buhay OFW dito sa bansang Saudi Arabia. So, yan po yung mga future videos ni Coach Jet nyo. So, mga kabilbil, watch out, this is your Coach Jet, your cutest coach in town. See you mga kabilbil. One's a company, two's a crackin', three's a party comin', move around, fresh when you